Mga kababayan, magandang araw po. Nandito na naman ang aking anak na prinsesa. Nandiyan po. Nagdala na naman po mga gamit. Yes po, mga kababayan. Nandito na naman po tayo muli kay Mami D. Dahil nagpahabol tayo ng mga gamit ni Mami D. Dahil merong nagpahabol na sponsor po, mga kababayan. Walang iba kundi Ate D from Melbourne. O Ate D. Tapos si Mami D, ang ating sponsor ay Ate D from Melbourne. Ayan. Actually po mga kababayan, nagpadala ito ng 5,000, pinabili ng 6 na upuan. So ang ginawa ko mga kababayan, kasi may iba pang gamit si Mami D na wala pa, so inuunti-unti ko, pinagkasya ko po yung 5,000, no? Kasi ang kailangan talaga ni Mami D is yung gamit, no? So, apat lang ang binili kong upuan. Tapos, may apat naman dyan. And then, minsan na naman kami nandito, no? Baliwalong upuan na nandyan, no? Extra. Pag merong bisita, may mauupuan sa loob ng bahay. Tapos, yung stove natin. Then, kortina at iba pa. So, pinagkasya. At least, kahit papaano, at lagay ng kortina. Siyempre, oh, social. Mami D yung lagay ng kortina nyo. Social, diba? Pang mayaman, pang mansion. Wow. Hindi straw ang nakatali sa kortina ni Mami D, kundi gold. Ayan, gold to Mami D, ha? Opo. Hindi ba rin manako yung kortina? Huwag yung lagay ng kortina. Opo. Kasi ipakilo nila to, 100 kilos to. Ayan, ako nga. Opo, kaya ingatan to, gold yan, oh. Ay, iba. Oo, diba? Bawa naman. At iba pang mga kagamitan, mga kabayan. So, maraming salamat po. Ang kulang dito sa stove, syempre wala pa yung ano, Superstar tanke. Superstar na po kami dito. O, to follow na lang po, mga kabayan, ganun, tanke. Para meron po kayong magamit din kung darating po kayo dito sa Pinas. At pupunta po kayo dito. At ano, Mami D, nagdala na rin ako ng temporary na solar light. Oh. Habang inaasikaso natin yung kuryente, ha? Ilagay natin dyan para hindi ka madilim dyan. So ayan mga kabayan, hindi ko na tinanggal yung nilagay kong trapal dyan na malaki dyan sa harapan ni Mami D, no? Kasi dapat may gagawin pa ako dyan, no? Lagyan ko ng kubo-kubo dyan. Yan ang plano ko dito mga kabayan. Itong space inadugtong ko yan. Kasi palagyan ko to ng sabi ko sa inyo kubo-kubo yan. Hindi naman inano ni Pinakusina para pag merong pumunta dito, may magandang upuan, fresh, no, native kubo dito. Ayan, lagyan ko to ng ano, temporary muna ito. Kasi nga, pag meron na naman tayong budget, gusto ko may kubo dito. Opo. Para dito tayo opo, kakain, yung ganyan mga opo. Kabayan. Fresco, fresco. Fresh, habang kumakain, habang nagkakape dito sa umaga. Opo. Kaya dyan lang yan, kasi tag-ulan na talaga ngayon. Ay. Anak ko, kala ko hindi na talagang uulan. Apo. Inalis ko dyan. Ito kasi po, dito mga kabayan, may nag-comment dito. So, dito po sa Apakan, hindi talaga tulibid. Nilagay lang po ito ni Mami D, temporary. Kasi pag umulan, talsik. Para yung lupa, hindi pupunta dito. Talagang pumunta hindi dito, magpuputik. Ko, ano minsan? No. Ang gagawin dito mga kabayan, pag meron na naman tayong budget, simintuhin to dito, no, pati ito simintuhin din, lalagyan ng ganyan. Marami pang gagawin dito mga kabayan. Syempre nakaalaalay lang tayo dahil hindi lang naman itong ginagastos na natin, ang dami-dami pa. So unti-unti lang, hindi natin kakayanin. Hindi kaya ni Madam, hindi kaya ng powers natin kung biglain natin, no? So unti-unti lang, importante may matulugan, na maayos na bahay, na hindi na mabasa si Mami D. Yun na lang pong isipin natin, no? Sa kanila lang talaga priduhin natin pag meron. Why not kung meron naman mga kabayan, di ba? So ito, hindi naman aabot ito yung tubig. Kasi pag nandito na may tubig dito, ma-drain naman papunta doon sa baba. Opo. Palinggo na lang akong maglalaba. Pwede yung papasok, Mami D? Pwede naman. Ah, kala ko dito lang kung hanggang ano, hanggang pintuan lang. So ayan po, Ate D ng Melbourne, apat lang po ang binili ko ha. Apat lang po, magagandang klaseng upuan ito. Tapos itong stove ni Mami D, plus ito, and then yung mga kortina natin at iba pa. So yung solar natin, ikakabit din natin mga kabayan.
Ha, ikakabit din natin yung solar natin. And then, pag meron na naman tayong pera, mga kabayan, pag may mga sobra-sobra pa tayo, no, bibili na naman tayo ng tanke, kasi ang tanke ngayon, more or less, 2,500 or 3,000, depende pa, mga kabayan, sa tindahan, no, na bibilihin nating tanke. May laman na po yun. Pero pag tanke lang talaga, more or less, nasa 2,000. Eh, magkano na ba ngayon? Opo. Yung ano, yung magpagas, almost 1,000 na rin ang laman ng gas, kaya mahal. More or less 3,000. Kasi bibili pa tayo ng tanki, tapos palaman na natin. So ito, Mami D. Saka na lang, kung gusto mong matulog dito, meron kang gagamitin. Usog natin to dito, Mami D. And then, itong kala natin dito to, ha? Sara yan na, hindi ko na ilagay dito. Yan, dito yan, lagayin dyan. Tapos, so, dito muna to, mga kabayan. Tapos, ang tanki, dito natin yan ilagay. Or dito, bahala na. So, at least, oh, okay lang. Tama lang talagang estimate ko. Lagay ng pinggan, tapos ano, tapos maghugas. So, ayos. So, yung upuan, lagay natin to doon sa loob. Awapin. Extra lang naman to kasi sabi ng ating sponsor, extra para pag may bisita o nandito daw kami, mayroong mauupuan na hindi lang yung apat. Para hindi naaalisin doon sa lamesa. Sa lamesa. So mayroon naman po dyan, Ate D, na ano, na apat na. So nagdagdag na lang po ako ng apat para mabili ko pa yung ibang gamit ni Mami D. No? Hindi na ako nagtira ng cash. Kaya may cash pa naman po si Mami D. Sa kaya sinigurado ko yung mga gamit, no? So kasi sabi ng ano ng ating sponsor, Mami D, na si Ate D, opo, para kahit papaano ay meron siyang souvenir, opo, dito sa pera niya na makikita niya na nagagamit niyo po dito, opo. So ayan, so welcome sa aming bahay ni Mami D, opo. So itabi lang natin yung maraming salamat po. Ayan. Pero ito, Mami D, ang ayos, ganito po ito. Bakit hindi ito na ano, ma-overripe ito, Mami D? Hindi, tinikman ko nga. Oo, ibigay mo, ipakain mo, kasi maano yan. Ibigay ko na sana, kaya lang sabi mo pumunta kayo, baka... Ma-overripe. Alam mo naman sabay, ang daming saging, hindi kami nauubusan ng saging. Ay, huwag mo kainin yan. Ma-overripe ito. Kala ko bukas pa. Ating eh. Oh, hindi ako nagsay nga man na api. Alam ko, nagbabaong kayo eh. Yan, tapos ang solar light. Mamaya na natin ikabit kasi umulan. Opo. Mamaya na po natin ikabit, umulan po. No? Yan, tabi niyo po, Mami D. I-14 na muna ang ikabit namin. Opo. Pahinawa kayo, mapagaw. Eh? Ha? Pahinga muna kayo. Hindi ba kayo napapagod araw-araw? Eh? Ako pagdating dito, akala ko, mulala ako eh. Na ganun-ganun ako eh. Sabi ko, ba? Kahit na pagganun-ganun lang ang trabaho natin, Lori, eh. Pagod ka rin ah. Matutuyuan ka ng ano. Alang-alang. Tapos yung mga host natin para doon sa ano, naka-prepare na. Talagang tanki na lang talaga ang kulang. So ayan o, naka-prepare na. Pati itong ano. Ayan. Ayan. Yung mga tip doon. Mili din po ako ng Bulkasil kasi merong palpak na nagawa dyan sa CR. May butas. No? Lalagyan ko. Kapiraso lang naman. Then yung baterya, bumili ako, Mami D, ng baterya. Nasaan po yung ano nyo? Nandun, sinaksak ko sa kuryente. Ay, nandoon, nakasaksak? Opo. Sige, huwag mo na, hayaan mo na. Bumili lang ako para pag nandalhin mo dito, may magagamit ka. Pakilagay po muna dyan, Mami D. Oo. Doon sa ano? Cabinet. O. Itak. Hayaan mo na, Mami D.
Ah, yung ano na ito nang ibalik natin kasi maliit. Nakasukat siya sa malaking ano. Tak-tak mo. Ang pakan mo. So ayan, magkakabit na tayo ng magandang kortina ni Mami D. Oh, maganda na. Amazing. Sleeping tonight. Amazing sleeping tonight daw siya, mga kabayan. Oh, see? Enjoy in the baluga. Amazing. Sleeping. Sleeping baluga tonight. Wow. Wow. Sukat ng aking biniling. Oh, sakto lang, mga kabayan. Cute. Ayan. Talagang. Oh, ang ganda. Pati yung sukat, yung haba ay very nice po, mga kabayan. Oh, bahay na talaga. Oh, see? Oh, siyempre, para maliwanag, ganyan muna. Oh, ganyan lang, Mami D, ha? Ano mo lang pag ano. Maraming nagsasalamin dyan. Salamin pala itong bintana. Oh, manalamin lang kayo, ha? Huwag niyong basagin. Kayo ang ipapalit ko dyan. Huwag ninyo, huwag kayong magkakamaling magbato. Nako, ang nagpagawa dyan, yun ang kausap nyo. Hindi ako, sabi ko. Ehe. O diba, lalong gumanda yung bahay unti-unti. Bahay ni Mami D. Ehe. Oh. Ito, kala ko yung bintana pa. Ay, ano, pintuan. Ang matangkad ka. Ay, hindi ko abot. Lalabay na, paano ko tatanggal? Ah, gaganunin ko na lang ng sumkit. So, ayan. So, ito, usog natin ko sa gitna. Lagyan natin ang space. Maganita. Para... Yan. Para hindi siya mabangga. Nasaan yung sapin, Mami D? Bakit tinanggal yung sapin dito sa kama mo? Wala. Nandito. Ah, gamitin mo ah. Mahirap ang ano kasi, tubig. So, ayan, mga kabayan. So, ayan na, no? So... Oh. I-ano lang natin kasi nandito tayo para maliwanag. Maraming siguro yan, September, doon na labaan. Di ba? Para may hangin. So, ganyan lang, Mami D. Ganyan kasimple yung ano natin. Tapos, yung hindi kalamukin, lagay ko yung ano mo. Yung... Muskutero na sana. At suketa. Okay na. Mami D, lagay natin. Buksan mo yung ano, pintuan para hindi mainit. Atin. Kasi wala pa tayong electric, kuryente, wala pa tayong electric pan. Ayan, okuli. Malamig. Makan yan. Pakihawak, Mami D, halipo kayo. Halipo kayo dito, parang pantay tayo. Ayan. Hawakan niyo po muna to, para itali natin. Makan yan. Ayan. Salamat, isa si Mami D sa nabigyan natin ng mosquitero. No? Mm-mm. Tapos si Ate Susan, tapos yung nasunugan natin ng bahay. Oo. Ayun natin. No, Mami D, no? Oo. Ayan, tapos baliktarin natin ulit, Mami D. Makanita. Oo, parahin. Saan na ba yun? Ayan! Oo, tapos tali muna. Pingi akong tali. Strobe.
straw. Hindi to. Maganda to. Tapos, hindi na to inaano nililigpit. Iba ang gagawin sa pagligpit. Ganda o. Amoy baluga. Pag pagod ako, ayaw ko nang maligo. Apo. Ganun pala. Siguro sa kanilang Amerikano, ganun ano? Ganyan ang moskitero nila. Oo. Hindi kagayad sa atin na ganyan-ganyan pa dito. Oh, kung tagay lang niya, Mami D. Wapi. Oh, tapos balik natin. Yan. So, pag ano, Mami D, pag natulog na po kayo, ganyan ha, makanyan ha. Makanyan. Oh, makanyan. Mm-mm. Tapos, ayan, oh, ganyan, Mami D. Oh, dito. Wapi. Ganyan, turuan kita. Ayan, ano ba, ganyan. Oh, higa. Ayan, oh, di ba, kahit dalawa tayo dito. Oh, ayan mga kabayan, ang cute. Ang sarap. Oh. Tapos sa umaga, hindi ka na magtanggal-tanggal ng... Muskitero. Muskitero. Ipulupot mo na lang ganyan. Oh. Oh, ipulupot mo lang mamaya. So ganyan, kasimple. Oh, di ba? Hindi nakakapagod na magtali doon, kabilaan. Kasi ang muskitero sa atin, Mami D, dito, oh. Yung apat yung talian, oh, di ba? Tali sa may gitna, tali oh, doon, tali doon. Ay, so ganyan, nakaganyan lang. Ang ganda. Kung abulin ka, maaabol ka na. Kahit maraming lamok, sa bagay, mainit naman yung ano natin. Okay. May screen tayo mga kabayan. Isang door natin, may screen yan. Tapos yung bintana natin, may screen din po yan. Kaya hindi basta-basta makapasok yung lamok. Unless lang sa mga ligaw na lamok talaga, no, masalisihan ka. Tulad dito, nasalisihan tayo. May manok, ganyan, makanyan. Oo. Oh. Kahit magbungkal-bungkal ganyan, di ka malamok, hindi yung siyo. Tika. Sabay na ba? Bungka na madig. Che. So ganyan. Tapos pag nagising ka na Mami D, so ganyan mo lang to. Oh, ganyan mo lang siya. Oh, ganyan lang. Oh, tapos. Sikay naman na magbungka. Oh, ganun mo lang siya. Oh. 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 Oh, okay na yan. Kahit nakaganyan na. Yeah. Oh, di ba? Estudyante, mading. Oh, ganyan lang siya. Oh. Oh. Tapos gabi, ganunin mo lang. Oh, kundi mabilis. Oh. Oh. So, ayan po mga kabayan. Yung ating kurtina. No? Tapos yung ating kulambo, nilagay ko na rin. Tapos... yung solar na lang mamaya. Oh, so ang gagawin natin mga kabayan, ikabit natin yung solar light. So dito, no, itapat na lang natin doon banda para pag natulog si Mami D dito, hindi nasisilawan. So iganyan na lang natin. No, temporary lang naman kasi dapat nga ngayon si Mami D at saka yung anak niya ay pupunta sa ano sa Espelapco. Espelapco? Espelapco. Espelapco. Wow. Oh, ganon. Yung Meralco nila kumbaga dito. Kaya lang, sabi namin, pupunta kami, wag muna, mamaya na lang, after na may magkabit ng solar lights, tapos yung mga kurtina, no, ayusin muna natin. Tapos, tinignan na rin ito mga kabayan ng gagawa para maglagay ng kuryente. No, kasi wala pa tayong kuryente. Kailangan kausapin pa mamaya ulit ni Mami D kung anong klaseng kuryente, kung ilang metros, no, kung anong klase para alam natin kasi bibili tayo, hindi ko naman alam din. Bibili si Mami D, hindi rin alam. Siyempre, siya yung magkakabit. Siya yung nakakaalam kung anong klaseng kuryente at kung gaano kahaba yung bibilhin natin na kailangan niya dito. Okay, so yung solar lights natin is nandito po. Malaki na. No. Temporary lang naman. Hindi ako magsain. Okay lang po, Mami D. Mayroon kaming baong ano. Anin. Kasi dapat sa kabila kami mauna. Inuna ko muna dito para may ilaw ka. So ayan, 100 watts to. No, ay malaki na. So ito yung ikakabit natin diyan. So dito na lang. Dito sa pinakagitna, Mami D. Boss.
Naka-auto na yan, Mami D, ha? Opo. Pag sabi mo na, pag halimbawa, naka-automatic na yan. Opo. Pag sa gabi na, gaganom lang yung kamay mo ilaw. Okay. Tapos pag sa araw naman, patay. O, ganun na. Ilaw, patay, ilaw, patay. O, sige, ikaw, kamay mo. Para ikunin ko sa'yo yung ano. Para susunod sa'yo. Kasi ako, ilaw. Sabi nyo, mamaya. Sige. Ilaw. O, araw na, patay. O, ganun na. O, ganda ng ano natin, o. Ilaw, di ganyan, di kaman lang yan, ha. O, ganun lang yan. Ilaw. Patay, ilaw. O, sige. Patay, ilaw, patay, ilaw. O, sige, ikaw. Ilaw, patay, ilaw. I'm missing the life. Ilaw. Patay. Sige. Ilaw. Patay. Ilaw. Patay. Oh, makan yan, ha? Uwa, uwa. Okay. So, alam na ni Mami D, ang bilis. Buti nang naikunin ko na yung power ko. Missing the light. Yeah. Amazing talaga kasi may power. Nandito lang yung remote sa kamay ni Mami D. Patay, sindi, patay, sindi. Okay? Kahit magdaling ako sa trabaho, maglalapot. Maglilinis ng taniman ng ano, gulay. Tapos? Kahit pagdating ko ganun, kung alimbawa naglinis na ako, matulog na, Okay lang, hindi na matatanggal kasi naano ko na nga dyan sa ano mo. What? Sa kamay mo. Pero kailangan malinis kasi hindi mababasa. Pag nagpalakol ka doon, nadumihan yung kamay mo, kailangan malinis bago ka papasok. Kasi pag iganyan mo yan na hindi malinis yung kamay, hindi rin siya sisindi. Hindi sisindi. Kasi maraming ano, maraming putik or alikabok. Pag iganon mo na, pag hindi malinis yung kamay mo, Mami D, tingnan nyo po, magiging ganyan yan, Yan, ganyan. Ganun ba yan? Oo. Ibig sabihin, hindi malinis yung kamay mo. Yan, ganyan siya. Oo. Baga, anong tawag dyan? Blink-blink. Mag-blink-blink lang, ha? Oo, mag-blink-blink lang. Clip-clip. Maraming salamat po muli, Ate D ng Melbourne, sa 5,000 at nabili namin unti-unti yung mga kailangan na gamit dito kay Mami D, lalo na yung ating kalan, upuan, apat ang dinagdag natin, mga kurtina, lagay ng kurtina, at yung gamit para doon sa tangki, no, yung hose at iba pa. At ito, talagang bahay na bahay na talaga, tingnan mga kabay, na kahit papano ay nakakabili tayo ng unti-unti. No? Kulang na lang namin, electric fan, TV, karaoke, na gustong-gusto ni Mami D, etc. No? Sabi ko nga ay unti-unti lang. No? Ang biyaya naman ay kusang darating yan, unti-unti lang. Hindi natin kayang bilihin agad-agad lahat na makompleto natin kasi hindi lang naman tayo mamumulot ng pera dyan sa tabi-tabi. No, kung ano lang yung pera na pinagkalob sa atin, syempre dahan-dahan nating bibilhin yan. So hindi na ako nagtira ng cash kasi binigyan ko na si Mami D kahapon ng cash. So ang kailangan namin, siguraduhin namin, priority namin dito is yung mga gamit na mabili namin unti-unti. Maraming salamat po muli, Ate D ng Melbourne. Maraming salamat po, Ma'am D, Melbourne. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Hindi ko po malimot yun. Sana huwag po kayong magkasakit, ma'am. Sir, diyan. Huwag mo sanang limutin na mahal ko kayo kahit na kayo ay nasa malayo na. Di ko kyan malilimot ngayon at kailanman, kahit ako'y salawahan, aking hirang, bakit nyo ako inibig, bakit nyo minahal, ngayon at ako ay isang dukha lamang. Di ko yan malilimot ngayon at kailanman, kahit puso'y salawahan, aking hirap.
lirang. Bakit nyo ako inibig? Bakit nyo minahal? Ngayon at ako ay isang dukha lamang. Yun po. Okay. Ma'am. So kain po tayo mga kabayan. Dito na kami naabutan ng lunch. May baon kami. Kain po tayo. Ito lang ulam namin. Saka itong mangga na nabili namin isang kain mahigit doon sa mga kapatid nating itas mga kabayan. Ano to? Ayaw na kumain Mami D. Kumain na kasi si Mami D kasi dumating kami mga 12:30 na or magwawan na nga. So tamang-tama, pagdating namin, eh, katatapos lang din po nilang kumain. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.